Hello, magandang umaga o magandang gabi, magandang hapon sa buong Pilipinas o sa ibang bansa man kayo ngayong naroroon. Magandang umaga, magandang tanghali. Ang ating pag-uusapan po nga ngayon, mga misis, ang pag-uusapan po natin si Mister. Lalong-lalo na po si Mister na pagod sa trabaho, kailangan po natin silang paliligayahin. Paano ba natin sila papaligayahin? Nang tatlong bisis o malalabasan ang tatlong bisis? Una po, na malabasan si Mister, kailangan po natin siyang papahingain. Nang tatlong minuto or dalawang minuto, papahingain po natin si Mister. Habang nagpahinga si Mister, haplusin natin bawat kiliti niya at kahit sa ang katawan, parte ng katawan ay ating hahaplusin. Pagkatapos po ng tatlong minuto, doon tayo mag-uumpisa. Kailangan kausapin natin si Mister, sasabihin natin sa kanya, syempre, Mister talaga, mahal na mahal kita. Ganun po ang sasabihin natin kay Mister at kung ano-ano pa mang sasabihin natin sa kanya na para magaganahan si Mister. At lalong-lalo na po sasabihin talaga natin si Mister na ang bango ni Mister, ganun talaga. Habang hinahaplos natin ang kanyang buong katawan at pupunuin natin ng halik ang kanyang katawan at lalong-lalo na po hahaplosin natin ang sababa ni Mister. Siyempre, kailangan natin haplusin kasi pagod na si Mister. Pag gumagana at tumayo na ang kanyang harapan ni Mister, kailangan na natin siyang papatungan. Siyempre, tayo ang papatong kay Mister, o diba? Tayo din ang babayo kay Mister, o diba mga misis? Pag mahal mo talaga ang iyong Mister, kailangan mo talagang gagawin yan. Pagkatapos, malabasan si Mister sa pangalawa. Papahingain na naman natin si Mister ng 4 na minuto. Madali lang naman ang 4 na minuto, eh, di ba? At para din tayong mga babae ay makapahinga rin. Pagkatapos nun, makapahinga si Mister ng 4 na minuto. Kailangan po, hilut-hilutin natin bago ang lahat. Hilutin muna natin si Mister sa kanyang balikat. At haplusin natin ang kanyang buong katawan, lalo na sa likod, sa balikat, at lalo na sa kanyang bewang. Natapos ng 4 na minuto, habang naghaplus ka ni Mister, kailangan talaga, bulong-bulungan mo talaga siya, na mahal mo siya. At halik-halikan mo ang kanyang tenga, habang hinaplus at hinihilot-hilot mo ang kanyang likod. Hahalikan mo ang kanyang tenga at ang kanyang bato. Talagang si Mister, kiliting-kiliti si Mister niyan. Hindi ka talaga makapaniwala. Talagang ang harap ni Mister talagang maninigas talaga. At habang hinahaplos o hinihilot-hilot mo ang kanyang likod, habang humaplos ka, haplosin mo rin yung kamay mo, igapang mo papunta sa harap ni Mister. O diba? Haplusin mo ang kanyang hita at lalong-lalo na po dahan-dahan mo pong haplusin ang hita ni Mister at lalong-lalo na ang kanyang tuhod kasi si Mister nangingiliti po talaga sa tuhod at lalong-lalo na po sa tuhod paakyat naman dito sa harap ni Mister lalo na ang kanyang hinlalaking batuta. Kailangan po talagang hahawakan natin yun. At lalo, nagdepende po yan sa inyo kung anong dapat yung gawin. O kung gusto nyo naman talaga na i-blow nyo talaga o talagang isusubo na lang kaya o pag-usapan natin. Hindi naman ito kabastusan kasi po pag-usapan naman natin to sa mga mister at saka sa mga misis naman. Itong pinag-usapan natin. Kailangan po natin nahawakan yun at lalo na hahalikan po natin ang harap ni Mister. Yun po talaga, si Mister talagang hindi talaga mapapakalin yan. Talagang maninigas si Mister. Doon talaga tumatayo ang harap ni Mister. Habang hinahalikan natin ang kanyang harapan at hinahawakan, hahaplusin ng dahan-dahan. Hahaplusin natin ng sobrang pagmamahal.
doon si Mr. na talagang mabubuhay ang kanyang kaligayahan. Pagdating po sa ganong sitwasyon na talagang nananayo na si Mr. at talagang naninigas na ang harap ni Mr., kailangan po natin silang papatungan o tayo ang mag-drive kay Mr. para naman po hindi mapagod ng sobra si Mr. kasi may trabaho pa, di ba? Yun po ang ating dapat gagawin sa ating mga Mr. At pagkatapos nun, pag tayo ang pumatong kay Mr., hindi mapapagod si Mr. At yung pagbibigay natin ng kaligayahan ni Mr., talagang sobrang-sobra at lalo tayong mamahalin ni Mr. At hindi pa tayo iiwan, di ba? Hindi pa tayo pagpapalit sa iba. So, kayong mga misis dyan, dapat gagawin nyo rin yan. Kung may mga iba pa kayong nalalaman, siguro alam nyo naman siguro yan, may nalalaman pa kayo na iba, kaya hindi ko na po sasabihin. Lalo na lang po mag-blow si misis, di ba? Siguro alam nyo yan. Oh, charot! So, kailangan po natin yan gagawin kay Mr. para sulit na sulit ang kaligayahan ni Mr. Siguradong-sigurado makatatlong bisis at talagang malalabasan si Mr. ng tatlong bisis. Hindi po talaga magsisisi si Mr. na naging asawa nila tayo dahil sa ating taglay na galing. Charot! So, mga Mr. dyan, kung nakinig man kayo sa akin, sana yun po ang ipapagawa nyo ni Mrs. Charot. Hindi. Ganito po yun. Kung talagang ayaw naman ni Mrs. talaga yung mga ganong mga paraan sa pagpapaligaya ni Mr. Lalo na po sa pagod na pagod sa trabaho si Mr. Huwag po ninyong pilitin si Mrs. Kasi po, pag pinipilit po si Mrs., hindi po iligaya si Mrs. sa ganong paraan. Kailangan po kusang loob ni Mrs. na gagawin ang dapat niyang gawin sa pagpaligaya kay Mr. So, sana po sa lahat po ng mga viewers o manonood sa akin, na sana po nasisiyahan kayo sa aking mga tips sa inyo, na kahit yung tips sa inyo na about sa mga pagpapaligaya o pagpapalabas. Sana wala po kayong sawa sa panunod sa akin. Maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click the bell button para ma-update kayo sa lahat kong mga bagong video. So, baway muna ako sa inyo. Sa susunod ulit, God bless sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye!